Janitress ako ng isang CR sa sinihan ng isang sikat na mall. May pumasok na dalawang babae. Yung isang babae, sa unang cubicle siya pumasok. Yung pangalawang babae naman ay sa dulo naman pumasok. Minuto ang nakalipas, si babae sa unang cubicle ay lumabas na. Ngunit, si babae na pumasok sa dulong cubicle ay ilang minuto na at hindi pa rin siya lumalabas. Sinubukan kong lumapit. Parang napakatahimik. Sinilip ko ang bandang ilalim upang makita kung may tao nga. Nagulat ako, walang bakas na may tao dito. At mas kinilabutan ako dahil bumukas bigla ang pinto at nakita ang babaeng nakalutang. Sa takot ko, kumaripas na lang ako ng takbo. Hindi ako naniniwala sa mga multo ka JTV. Ngunit nung naranasan ko ito, masasabi kong totoo nga ang mga multo. Pumunta ako noon sa bahay ng aking kaibigan at nakigamit ako ng kanilang CR. Sa kanilang CR, may maliit na bintana para siyang singawan. Sa singawan na iyon, ilog na agad ang labas. Kaya di mo maiisip na may pwedeng mamboso. Di pa man ako tapos sa aking ginagawa, may nakita akong mukha na nakasilip. Isang bata na mukhang Santo Niño. Ang itsura niya, nakangiti. Sobrang takot ko noon. Kinilabutan talaga ako. At naikwento ko nga sa aking kaibigan at nasambit ng kanyang ina na pinagkakatuwaan daw ako ng isang engkanto. Na-confine ako sa ospital. Nagising ako at wala ang aking bantay. Inisip ko, baka nag-CR. Nagulat na lang ako at may pumasok na matandang babae. Mahaba ang buhok na puting-puti. Sabi niya, siya daw ang aking lola. At inabot niya sa akin ang isang basong tubig. Sabi ko, ayoko, di naman po ako naiuuhaw. Pilit niya itong ipinapainom sa akin. Uminom ako para di na siya magpumilit pa. Nagulat na lang ako at nakarinig ng boses. Nagising anak, anak gumising ka. Pagising ko, umiiyak na ang aking nanay dahil tumitirik daw ang aking mga mata at nanginginig na parang kinukumbulsyon. Ang sabi-sabi, baka si kamatayan raw yun at gusto na akong kunin. Nabalitaan ko rin na ganyan rin pala ang nangyayari sa ibang pasyente sa ospital na yun. Binata pa lang ako, mahilig na talaga akong uminom ng alak. Nung nagkaasawa na ako, aaminin ko na hirap pa rin akong makawala sa alak. Minsan, nag-away kami ng misis ko dahil sabi niya may iba na raw akong babae. Sa aking sarili, alam ko talaga na wala naman akong natatanda ang babae na nakainuman ko. May nakapagsabi raw kasi kay misis na tuwing pauwi raw ako, may kasama akong babae at parang bata-bata pa ang edad. Wala talaga akong matandaan. Minsan, sa aking paglalakad, nakausap ko ang aming kapitbahay. Sabi niya, lagi kang sinusundan ng kapatid mong namatay. Bigla akong naalala ang kapatid kong babae na namatay na 4 years ago. Lagi ko si siyang kasama noon. Paniniwala ko na hanggang ngayon siguro, ako ay kanyang ginagabayan. Elementary ako noon ka JTV. Dahil wala pa akong sundo, naisipan kong umakyat ng 4th floor. Wala lang dahil siguro bata pa ako. Adventurous at playful. Alam kong wala na rin mga bata dahil nagsiuwian na sila. Kitang-kita ko rin na sarado na lahat ng classroom. Ang clinic, sarado na rin. Nakapadlock pa nga. Napatingin akong muli sa clinic. Kinilabutan ako dahil may nakita akong madre na nakatagilid. Anong ginagawa niya sa loob ng clinic? Dali-dali akong bumaba. At napansin ang aking sundo, ang aking pamumutla at ang aking panginginig. Ako ay laking probinsya.
Madalas kaming mangahoy, magkakapatid, kasama pa ng iba pa naming pinsan. Minsan, kami ay nangahoy, napansin ko na ang mga pinsan ko ay napapalayo na ng lakad. Dahil ako ang pinakabata, medyo mabagal ako. Anong kaba ko dahil hindi ko na sila natanaw? Patuloy akong naglakad. May nakita akong bahay. Bahay na kulay puti. Malaki ito. Patuloy ang lakad ko. At maya-maya, nakita ko na naman ang bahay na puti. Kadadaan ko pa lang kanina pero nadaanan ko siyang muli. Halos 3 beses akong napadaan sa bahay na yun. Sinunod ko ang mga sabi ng mga matatanda. Nabaliktarin ko raw ang aking suot kung ako ay naliligaw. Pagbaliktad ko, bigla ko na lang narinig ang boses ng aking mga kasama. Tinatawag nila ako sa aking pangalan. Unang araw ko sa bahay ng aking anak. Inasis ko muna siya dahil siya ay bagong panganak. Oras na para matulog. Doon ako natulog sa kabilang kwarto. Sanay akong matulog ng madilim. Sa gitna ng aking pagtulog, nagising ako sa tunog. Tunog na parang yabag ng paang naglalakad. Palakas ng palakas na parang papalapit sa akin. Pinakiramdaman ko lang. At maya-maya, nawala na ang tunog. Ilang segundo at isang iyak ng babae ang aking narinig. Parang humihikbi siya. Nagdasal ako ng taimtim at bigla na lamang itong nawala. Di nagkakalayo ang karanasan ng mga nakatira doon sa iyak ng isang babae. Talaga daw lagi nilang naririnig na may umiiyak na babae. Ano kaya ang pahiwatig na iyon? Nagbakasyon kami sa bahay ng tita ko. Dahil sanay kami na late na matulog, tuwing alas 10 ng gabi, nagkikwentuhan kami ng aking mga pinsan. Nahinto na lang kami sa aming pagkukwento dahil may kumatok sa aming kwarto. Binuksan ko naman ito, ngunit wala akong nakitang tao. Patuloy ang aming kwentuhan. Nagulat na lang kami at bakit umuuga ang kama. Akala namin ay lumilindol. Pinakiramdaman naming mabuti. Uga na galing sa ilalim ng kama. Nung naikwento namin iyon sa aming tita, baka raw si Lola yun na dating nakahiga sa kama na yun. At naalala pa ni tita na ayaw raw ni Lola ng maingay sa oras ng pagpapahinga, lalong-lalo na sa gabi.